are looking for a way to appoint na lang the barangay captains, but the mechanism of how to go about it, select them. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nakaisip na imbes na mga tao ang pumili ng kanilang barangay official sa isang halalan sa Oktubre, siya na lang muna ang magtatalaga sa mga ito. Ang dahilan, sobrang talamak na raw kasi ang problema sa illegal na droga na sangkot ang maraming opisyal na mga barangay. Ang perang galing sa droga daw ay gagamitin sa eleksyon para mahalal ang mga mamumuno sa mga lugar. Sabi ng Pangulo, payag din daw siyang mamili ang simbahan ng gusto nilang ilagay sa pwesto basta hindi sangkot sa droga. Paniwala ni Senate President Coco Pimentel, kaya namang ipagpaliban muli ang eleksyon sa barangay dahil nagawa na ito noon. Ang pagdedebatehan na lang daw ngayon ay ang posibleng legal na implikasyon ng pagtatalaga ng administrasyon o ng mismong pangulo ng mga opisyal sa barangay. Ito ang naging pakay ng meeting ni Pimentel sa ilang senador noong Linggo ng gabi. Pero ngayon pa lang, walang nakikitang problema si Pimentel sa nais ng pangulo. Sabi ng law, the term of a local elective official shall be 3 years except the barangay officials whose term shall be fixed by law. Ito rin ang depensa ng Malacanang. Sabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, batay sa Administrative Code of the Philippines, may kapangyarihan ang Pangulo na punuin o mamili ng taong ilalagay sa anumang bakanteng posisyon. Gayunpaman, may ibang kuro-kuro ang ibang senador. Para kay Senador Sonny Angara, Chairman ng Committee ng Local Government, ang pagbago sa setup ng barangay ay kakailanganin ng pag-amyenda sa Local Government Code. Wala si Senador Panfilo Lacson sa naturang pagpupulong pero tutol siya sa suwestyo ng Pangulo. Bukod raw sa ilang beses nang ipinagpaliban ang barangay election, naniniwala siyang ang mga taong nakatira mismo sa barangay ang dapat mamili ng mamumuno sa kanila. Sa panig naman ng COMELEC, itutuloy pa rin nila ang registration para sa SK at barangay elections ngayong taon. Pero kailangang madaliin na raw kung itutuloy ang balak ng Pangulo. Kung pupwede, 3 buwan para makapaghanda sila. What we're asking is that if Congress actually pushes through with this postponement, we're asking them to do it as soon as possible. We need at least 3 months, and that's, I think, a generous estimate, mainly because we don't want to be spending too much money on preparations. Noong nakaraang Linggo ay naghain ang panukalang batas si Surigao del Norte Congressman Robert Barbers na nagpapaliban ng halala ng barangay at SK elections para pagtuunan muna ng pansin ang problema ng bansa sa droga na madalas nagsisimula rin daw sa grassroots level. Cecil Ardizabal, CNN Philippines.